Trahedya naman sa Antique, nahulog sa bangin ang isang pampaserong bus sa bayan ng Hamtik. Aabot sa 15 ang patay. Makakausap natin sa linyang telepono si Gio Robles. Gio, anong update ngayon dyan? Alam mo, bandang alas 5 kaninang hapon nang mahulog sa bangin ang isang pampasaherong bus na bumabiyahe sa barangay Igbukagay sa Hamtik, Antique. Masukal ang pinagbagsakan ng bus. Ayon sa tala ng Hamtik Police, hindi bababa sa 15 ang patay habang 16 ang sugatan. Isa-isa silang ni-rescue ng mga residente base sa kuha ng ilang mga witness na napadaan doon sa lugar na pinangyarihan ng insidente at saka isinugod sila sa ospital. Ang ilang biktima napaupo sa gilid ng kalsada habang duguan. Bok, 5 ang nasa kritikal ngayong kondisyon. Karamihan sa mga ito dinala sa Angel Salazar Memorial General Hospital. Bok, base sa investigasyon ng Hamtik TNT na nakausap natin kanina, aabot sa 30 ang sakay ng bus na galing Iloilo City at papunta sana sa bayan ng San Jose sa Antique. Nawalan umano ng preno ang bus hanggang sa mahulog sa bangin. Agad namang binisita ni Antique Governor Rodora Cadiao ang mga biktima. Nananawagan na siyang magtulungan ng ilang kalapit na ospital para mas mapabilis ang pagpapagamot sa mga biktima. Nangako rin ang gobernadora na sasagutin ang gasto sa ospital pati na rin ang pagpapalibing sa mga nasawi. Iniimbestigahan na ng mga otoridad ang sanhi ng aksidente. Hindi pa makumpirma kung kasama ba sa mga namatay ang driver at konduktor ng bus. Ongoing pa ang rescue operation hanggang sa mga oras na ito. Bok, alam mo, pakinggan natin ang bahagi ng panayam ko kanina sa Chief Investigator ng Hamtik PNP na sa Police Senior Master Sergeant Oliver Villanueva. May mga bangkay pa mismo sa loob ng bus na hanggang ngayon nire-rescue pa, na inaipit at kinakatoy pa ng ating mga rescuer. Kasi nga, malayo yung ano, yung pinangyarihan ng aksidente. Saka mataas yung cliff na yon, nahihirapan yung ating mga rescuer, lalo na gabi ngayon. Bok, dahil nga masukal o pahirapan yung pagpunta doon sa pinangyarihan ng insidente, wala ring signal kaya hindi rin makapag-report na wala ring malinaw na report ngayon yung mga rescuer maging yung mga police natin kung ilan na ba talaga yung total na nasawi. Base naman, Bok, dito sa Facebook post ng Antique Provincial Government ay nasa 25 na yung mga nasawi pero sa ngayon hindi pa malinaw talaga kung ilan talaga yung casualties dahil kung PNP Hamtik naman yung tatanungin ay at least 15 pa lang yung nasawi. Bok, yan muna ang latest. Balik tayo. Gio, isang tanong lang sa akin. Sabi mo kasi kanina, ongoing pa ang rescue operations. So by that, is it correct to assume na hindi pa nare-recover lahat? Na hanggang ngayon, sinusubukan pa rin tanggalin yung iba doon sa loob ng bus? Bok, alam mo, yung iba kasi sa mga biktima ay naipit doon at hindi pa matanggal sa loob ng bus. At pahirapan din po, pahirapan yung pagpanik doon ng mga rescuer kasi malalim itong pinagbagsakan ng bus. Sa ngayon, base naman doon nga, balikan ko lang ulit yung post ng Antique Provincial Government, naglagay na rin doon ng mga ilaw at generator doon sa pinangyarihan ng insidente para nga makuha na yung lahat ng mga biktima. Po. So, Gio, paglilinaw lang, ibig sabihin kahit na medyo masukal at mahirap yung area na yan, walang plano yung mga rescuers na isuspend yung ginagawa nilang operation kahit na gabi na? Yes. As we know so far, tuloy-tuloy yung sinasagawang retrieval operation sa mga biktima at hopefully may mga makita pang survivor doon nga sa bus na nahulog sa bangin. Balik po sa inyo. Maraming salamat, Gio Robles. Mga kapatid, Ed Linggaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malalimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, tumutok lamang at pag-subscribe sa social media pages ng News 5.